naging malaking problema ng maraming taxpayer sa mga panahong ito at sa mga nagdaong panahon din, ito pong hindi pagsunod sa flowchart. Ang BIR kasi minsan, nandito ka, tatalon sila doon. Subpoena. Ayaw nating mangyari yon. So, ang ginagawa ho natin para maiwasan ho natin yan, ipinaalam natin sa mga BIR officials, lalong-lalo na dun sa revenue officer at saka sa tinatawag nating group supervisor. Nasa case number 7 ho tayo, huwag kayong kakalimutan yan, na ang next topic ho natin yung initial audit arrangement. Pero ang i-discuss ho natin yung letter of understanding na pwede ho ninyong i-comply sunod-sunod. So, yung case 1 hanggang case 6, pwede ho ninyong pag-aralan para ho maproteksyonan ang inyong karapatan. Ang karapatan ho, kayo lang ho yung pwedeng gumamit. At huwag ho ninyong kalimutan na i-click yung heart emoji o heart button para ho mag-spread tayo ng love sa YouTube at Facebook. Ngayon ho, itong letter of understanding na to, ano ba ang laman niyan? At ano ang pakinabang namin yan? Definitely yung benefits niyan, isinulat ko na dyan sa description. Ipa-explain ko lang ho sa inyo na itong ating letter of understanding, yan ho ay isang template. Hindi naman nyo kailangan bumili ng template. Kung kaya nyong gawin, gawin ho ninyo. Pero isa ho to sa pinagkukunan ko ng pondo para ho tumulong sa kapwa natin Pilipino na pinagkaitan ng katarungan o para magamit ho yung kanilang karapatan. Letter of understanding ang dinidiscuss ho natin. So, ang laman ho niyan ay yung procedure. Maraming beses na pong ginawa ng BIR ito sa mga taxpayers, nag-i-issue ng warrant of garnishment, warrant of distraint and levy, na hindi na ho nagagamit yung mga assets nila, hindi na nakapag-withdraw ng pera because, ayun na nga, na-warrant na yung assets, na-warrant na ho yung, na-garnish na ho yung cash. Para maiwasan ho itong mga bagay nito, yung letter of understanding, pinaiintindi mo, yung word, pinaiintindi mo sa BIR, ano yung procedure bago makarating doon sa hindi mo gustong mangyari sa'yo. Katulad nga nung i-garnish yung pera mo sa bangko, kunin yung bahay mo, kunin yung sasakyan mo, di na makapag-aral yung anak mo dahil doon. So, iniiwasan ho yan. Maiiwasan lang ho yan kung kayo mismo ang mag-i-initiate. Huwag nyong i-expect yung regional director, alam niya yon, maaring hindi niya alam. Yung group supervisor, alam niya yon, maaring hindi alam. Ibig sabihin, yung alam at hindi alam, 50-50% yon. Pinepresume ng batas na alam nila. Pero presumption pa rin yun eh. Diba? So, kailangan nating ipaalam. Napakaliit na halaga yung investment dito. Pero yung benefits, katumbas ng buhay mo bilang presidente ng company. At katumbas ng mga buhay ng mga empleyado mo because yung mga empleyado mo ay naniniwala na meron silang security sa iyong opisina. So, gamitin po ninyo yung letter of understanding at yan po ay pwede po ninyong paghanap buhayan, pwede ninyong ibenta sa ibang tao. Ayan. O pwede ninyong gamitin kung araw-araw o taon-taon meron kayong letter of authority, gamitin nyo taon-taon. Bakit ko gagamitin taon-taon? Iba-iba naman yung revenue officer na na-assign sa iyo. Iba-iba naman yung regional director, papalit-palit. Iba-iba yung mga RDO, papalit-palit. Iba-iba yung group supervisor, papalit-palit. So, hindi nila mababasa yung letter mo. So, importante na yung letter na yan ay gamitin mo every time na meron kang letter of authority or kung meron kang mga deficiency tax assessment sa BIR. Very, very effective ho yan. Napiprevent po niyan ang mag-garnish yung pera nyo. Bili na po kayo. Napakamura lang ho yan. Nandiyan dyan na ho yung amount plus VAT plus EWT. So, padala nyo lang ho ako ng letter of intent. Kung gusto nyo pong mag-franchise sa akin, available na po yung franchise natin from LOA to Subpoena. 50,000 lang ho yan. Partner nyo na ho ako. Hindi lang ho ako tumatanggap ng
non-individual, corporation, cooperative, or joint venture, or partnership. Pero kung individual kayo, kahit kayo presidente o janitor o messenger ng opisina, pwede ho yan, 50,000 lang ho yan. Ang potential income ninyo is 40,000 per client. Yeah, eh, araw-araw naman kayong nag-Facebook, araw-araw kayong nag-YouTube. So, ito ho yung paraan para ho madagdagan ng income niyo. So, makasampu lang ho kayong kliyente sa loob ng isang taon, sa pagkiklik ng heart natin, is that is 400,000. Kahit hindi na ho kayo magtrabaho sa loob ng isang taon at isang kliyente lang yan sa isang buwan, eh may 40,000 kayo. Napakabuting hanap buhay. Ano po? So, abangan ho ninyo yung susunod natin. Napakagandang topic. Number 8. Case number 8. At yan po ay kumakatawan sa initial audit arrangement letter. Ginagamit ho yan pag nakatanggap kayo ng first notice for submission or presentation of books of accounts and other accounting records. Peace and happiness be with you for life. Masayang buhay at masayang hanap buhay para sa iyo, mahal kong bookkeeper, CPAs, lawyers, lalong-lalo ka na taxpayer ng Republika ng Pilipinas. See you in my next video.